notification bell para updated kayo sa lahat ng video ng Team Diyos sa ating mga maging audit. Para naman sila. Oh. Kasi ako nung high school ako napakahilig ko magbasa. So lahat ng mga nababasa ko yan puro sa ano na play ko naman. Ganun, parang ganun lang din yan. Balance lang. Kung walang masama, walang mabuti kasi hindi mo ma-appreciate yung kabutihan kung hindi ka gagawa. Parang kung walang kasamaan. Sipin mo, bal pumatay. Pag hindi ka pumapatay. Sipin, di ba? Mabuti 'yon. Eh paano kung paano masasabi na masama isang parang kabaligtaran, parang ganun. Kung hindi mo siya masabing mabuti kung wala siyang consequence na parang ano, inaba. Ah, okay, gets. Pero, diba, parang gets, may, gets. May ano, so, may ibig sabihin itong dark side na to para maging balance yung mundo, merong brighter side. Oh, ganun, ganito. Ganun, dapat naka-balance 'yan. Pero sa ganun bagay, naman eh. So, ibig sabihin sa madaling salita, hindi mo ma-appreciate yung good thing or bad thing pag wala yung vice versa noon. Oh, 'yun. Ayun, 'di ba? Naiisip mo yung mundo ko, ganun. Kumbaga parang kung lalaliman niyo yung pagkakaunawa, parang ganun. Nananatili dapat na balance mo. Hindi yung world peace pwedeng makamit pero hindi lahat ganun. Kasi ano eh? Ano 'yan eh? Basta nasa balance talaga siya eh. Kumbaga balance eh. As in basta makip lang yung balance, kung may masama, may mabuti, pag nasa balance, okay yung takbo ng mundo. Parang ganun. Everything parang is in balance. Kung iahambing ko sa Mr. Bombastic yan ah. Huwag mo yan, yan. Hindi ko mapigilan. Uy! Patay mo yan! Uy! Uy, parang ta... Parang tanga naman. Huwag mo yan, yan. Tama na! Ito naman parang... Nagaano kami dito eh. Basta yun lang. ABS lang tayo magulo. Ano ba yung ano ko sa ABS? Ano ba yung ano ko doon? Uy, ano mo, opinion point mo? Point of view ko lang naman. Sa ABS? Kasi ano eh, parang problema sa tax, parang ganun. Hindi, kasi yung renewal, yung renewal, tax renewal ata yan. Parang tinanong ata yung parang sa account, head accountant ng ABS kung san ano parang tinanong yung records of ganyan-ganyan. Hindi daw makasagot yung, ayun lang, nabasa ko lang to. Hindi ko alam kung tama o mali. Baka may mga inside job na. Pero hindi natin masasabi. Hindi natin masasabi kasi wala naman tayo din eh. Yung nababasa lang natin na napapanood sa balita na hindi mo kasagot yung parang sinasabi doon na imposible naman na hindi mo alam yung nangyayari sa flow ng pera sa ABS. Kasi ikaw yung authorized sa position na yun eh. But hindi mo alam na ano, ganito na lang yung ano, ganyan. So, ay, ito lang sa buhay. Ganito lang. Pupunta pala kami ng Tarlac sa Sabado kaya kita-kits tayo dyan. Kung sino man ang makakasalubong namin sa Tarlac, sino mga taga-Tarlac dyan? Sino? Nandun kami, si Jomar, ako. Parang imposible naman na may taga-Tarlac dito, 760. Uy, salamat, merong 770-58. Ulo, nababawasan na ba yun ang sad? Ayan, ganyan. Saan sa Tarlac? Saan ba yung kaila Paolo? Sa Tarlac? Nakamuta ko yung lugar eh. Uy, salamat, Justin, ano yun? Lustado. Justin Lustado, isa rin yan sa mga... Uy, salamat sa, ano, sa One Star natin, ha? Kung mapapansin nyo, hindi kami ganun ka... Magbabakasyon lang. Sa hindi kami ganun ka-practical na tao na oo, oh, although may nagmamatter talaga yung star-star na yan. Pero mas gusto lang namin yung kwentuhan lang, tungkol sa buhay, ganun. Maraming mga pinagdaan. Happy birthday, Dar! Totoo po na talaga. Birthday. Aurora Borealis. Totoo yan. Happy birthday, Darlon! Huh? More Justin. Birthdays to come. May umutot pa dito. Ikaw yun? Ikaw ba yung umutot? Hindi. Ano yun? Chinelas? Paano ko yan, no? Balang araw, na-imagine ko. May mag-i-invite sa atin sa Team Horror. Sa hi, Jaina! Sa US, no? US tour. No? Bibigyan tayo ng ano? Oo nga. Parang ticket. Pag ganun. Napipindot pa naman. Napipindot pa naman to. Napipindot pa. Yun yung mga pangarap ko. US tour, Japan tour. Nasa proseso yan. Sabi ko nga sa sarili ko eh. Share ko lang din ulit ah. Totally, ito naman bigo, parte na ng buhay at off-cam, on-cam. At gusto rin naman natin ito. Mayroon, salamat ulit. Salamat. Kapag umabot ako ng 30 anyos, mag-ibang bansa na talaga ako. Ano, magtatrabaho ka dun? Oo, Australia. Kasi may kamag-anak ako dun eh. Tapos yun, mag-ano muna ako. Eh, paano kung
ano tayo, mas maganda pala yung buhay kapag ano tayo. Hindi, may 4 years pa naman eh. May 4 years pa naman eh. Parang sinabi mo parang pag hindi na pag hindi talaga magki-click. Oh, ganoon. Hindi ka kumbaga, hindi ko naman sinasabi to in a negative way. Ang iniisip ko lang kasi dalawa lang katulad ng lagi ko sinasabi, dalawa lang lagi dapat ang motto. Parang may retirement ka. Motto mo sa buhay. Para sa akin na, para sa akin na naman to. Isang what if tsaka win-win situation. What if ito yung decision ko? What if negative yung kalabasan? What if positive yung kalabasan? Para at least kung positive, masaya, masarap sa pakiramdam. Pag negative, at least hindi ganun kasakit. Hindi ganun ka siguro, sakit sa pakiramdam. At least na-expect mo na yung dalawang kalalabasan ng magiging decision mo o ginagawa mo ngayon. Yung isa naman, win-win situation, kailangan kapag ka meron kang ginawang isang bagay, kung sino yung partner mo o yung binibigyan mo, kunwari ako, panalo sa akin kasi masaya ako, nakapagpasaya ako, masaya ako kasi ito na yung magiging trabaho namin. Kailangan, masaya din kayo, panalo din dapat kayo, masaya kayo, may napupulot kayong aral, hindi basta makapag-content lang. That's the win-win situation. Wow, that's the win-win situation. Sa akin hindi, hanggat may isa o tatlo o apat na naniniwala sa akin, kahit maano, tutuloy ko pa rin yung ginagawa ko kasi gusto ko mag-negosyo. Ayun talaga. Ako rin. Negosyo talaga. Kumbaga, hindi ko nakikita yung sarili ko. Noon, siguro noon, hindi pa ako nag-YouTube, nakikita ko yung sarili ko as OFW. Pero ngayon kasi, parang mas nararamdaman ko yung sarili ko na yung ginagawa ko masaya. Yung ganito, tas kumikita pa ako. Siyempre, dahil yung sa ginagawa mong talento, pati na rin sa tao ng mga sumusuporta sa'yo. Kaya, para sa akin, hindi pwedeng maliitin yung mga yan, no? Yan, yung mga nanonood sa atin na yan, kasi sila yung isa sa mga, no? Dahilan kung bakit tayo, diba, ganito yung buhay natin, lalo si Jomar, diba? Siyempre, kung walang sumusuporta sa kanya, diba, hindi naman niya mararanasan yung ganong blessings ngayon. Plus na rin kay God, siyempre. Pero iba pa rin yung pagpapahalaga mo sa mga taong naniniwala sa'yo. Gaya nila. Kasi yung kayo talaga yung dahilan kung bakit kami gumagawa ng video. Kasi isipin mo, siyempre, pag nanonood kayo, kaya nag-nanonood kayo sa YouTube, siyempre, nalaglag yung cellphone ko, best! Nagkakaroon kami ng profit, di ba? Nagkakaroon tayo ng pera. So, parang, in a good way, parang ganun na, sumusuporta na sila sa atin, di ba? Nakakonta ng views, nagiging pera pa natin yan. Di ba? Kumbaga parang, yun yung realidad eh. Kasi parang, ang plastic mo naman, kung sasabihin mo, ginagawa lang namin to kasi ganyan-ganyan kasi para sa inyo. Totoo kasi, we ain't coming sa amin just in win-win situation. Kumikita kami, plus, nagiging masaya kayo, parang ganun yung ganun. Diba, totoo, hindi, walang halong kecho sa inyo. Parang, parang balikan lang ng ng pabor. Ganun. Kaya nga sabi ni Jomar, kung sino yung mga gusto mag-YouTube dyan, huwag kayo mawalan pag-asa kasi may mga makaka-appreciate din sa inyo. Totoo naman. Yun. Kaya, double kill na daw yan, bilang ka na daw. Ang ilang si Basag. Dalawa na kaming dali na yung cellphone naming dalawa. Si Jobs din, mas malala ang cellphone. Malala sa akin, pero kasi okay, hindi na ako makapag-ML eh. Nasa proseso to. Di ba? Yun, kaya yun, kung may mga dadating na opportunity sa inyo, grab lang ng grab kasi minsan lang yan. Gaya nito, itong naranasan namin yun, opportunity to. So, sugal na kami. May mga trabaho kami ni Justin dati. Ako, call center agent ako dati, tapos si Justin, ahente sa Toyota. So, risk taker, kumbaga naging risk taker kami, binitawan namin yon kahit na yun stable nakita, para dito sa ginagawa namin kasi, the more na nagtitake ka ng risk, the more na matatagpuan mo kung sino ka talaga. Parang ganun yung ano, parang adventurous ka. Iba yung pagiging curious mo sa pagiging adventurous mo, parang ganun. Gaya na sinabi ni Konga, yung mag-manifest, yung isipin mo, into reality. Ganyan nga. Tignan mo ngayon. May libro kasi yun eh. May libro kasi yun na nabasa ni Kong siguro. It's a matter of choice and chance. Ganun. Kaya ngayon, yung mga natutunan ko sa pagiging call center agent ko, ina-apply ko. Pag kunyari, may mga kausap kaming kliyente na ganito na hindi nagtatagalog, nakaka-contact namin. Hindi kami nakaka-contact. Nakakatawa, sabi ng AJ Opage. Ang galing nga eh, kakasimula niya pa lang nung January nag-boom kagad sila. Oo, kasi sobrang noon, 'di ba? Dahil din 'yan sa mga viewers, dahil din 'yan kasi kung di nila na-appreciate yung gawa natin, ay dito. Kasi may mga influencer kasi na parang iniisip nila, kaya sila sikat kasi eto sila parang magaling sila, ganyan. Hindi nila iniisip na kaya sila sikat kasi isa dahil 'yon sa mga, isa 'yon, isang factor 'yon, pero dahil sila sikat, dahil sa kanila, sa mga nanonood kasi tangina. Parang, di ba, parang iisipin mo na tayo na, kahit sobrang ganyan magpatawa,
ay na, kung wala, di ka naman nakaka-appreciate o walang nakaka-appreciate sa'yo, wala ka. Makakatawa ka nga. Alam mo, sa yeah, sobrang high-tech ngayon, alam ng mga tao yung ano eh, yung lahat ng mga tao matalino eh. Kasi pag may hindi ka alam, gugugle mo. Pag may gusto kang malaman, aalamin mo kung ano yung proseso para malaman mo yung ganito, ganyan. Kaya sa ganun pamamaraan pa lang, alam na nila yung tama sa hindi. Kasi matalino na yung mga viewers ngayon. Kaya nga pag may mga nagtatanong sa amin kung kamusta na si Sasa, hindi kami nagsasalita kasi nga matalino kayo. Kayang-kaya niya na yung gawin kasi parang since kami rin naman nag-iisip din naman kami ng tama, hindi na kayo magsasabi na kung ano-ano. Kaya para sa ikatatahimik ng lahat, di ba? Mas maganda ganyan na lang. Kaya yun. Kaya yan, si Jomar, pag may nagpapapicture dyan, hindi yan umihindi kahit may ginagawa yan. Never yan umihindi kasi lagi yan nakatanim sa isip niya kung wala yung mga sumusuporta sa kanya. Wala. Dati, sa ano, inubos niya talaga. Lahat ng ang daming tao noon, isipin mo. Iba doon siguro, baka 10 lang pumayag na pagpapicture. Ano na, pag sampulay mo papag na picture, tas wala na. Kay Jomar, ubusin niya lahat yan hanggang maubos, hanggang meron siya. Kasi minsan ka lang makita ng tao na yun. Minsan ka lang makita na sa ibuong buhay niya. Ang pinakagagang, hindi ko makakalimutan na ano na nagpa-picture sa atin, Joms. Alam ko, hindi ko alam kung kasama ka nun, o nagtatrabaho ka pa nun. Sa May Teresa Rizal. Nag-guess kami dun kasama yung XB. Hindi mo din natanggal. Tapos ano, sino lang kaya kakwentuhan ko? Hindi, sige. Si Jer kasi tinanggal eh. Ano natin sige? Ah, sa bagay, oo. Napaisip nga rin ako dati, siyempre, walang kita sa Facebook. Pero wala lang, hindi ko alam kung bakit ganun eh. Kung bakit masaya kami sa... Ba't may nagko-comment ng ano number? Ano yung number nila? Parang... Ayun, may nakikinig pala. Ayun, sa may Teresa. Yun yung pinakamalupit na nagpa-picture. Sabi niya, ay, picture po. Ang ganda babae pa naman. Picture po. Video pala, gagi. Lahat kami, kinisan kami sa pisngit. Pisa-pisngit. Pag kisa-pisngit, tinignan kong ba. Ay, maganda. O, sige. Gago. Gagi lahat. Ang galing niya, gagi. Wala ako nun eh. Kasi na yung mga dinapanahon. Pati sila Jomar, kinisan din, gago. Ay, pa, nakatawa lang yung mga ganang tao. Yung yayakapin ka pa. Pag dayo kami, pag mga show sa mall. Dati pa yon, dating-dati pa. Noong mga panahon, kilala pa kami nun. Ano, yaya, picture yakap talaga. Alam mo, hindi ka rin makakahindi kasi nakikita mo sa mukha nila yung saya. Ano, talagang, di ba, nung nasa, ano nga na tayo, sa 7-11. Hindi kami niniwalang kiss lang sa pisngi. Sa pisngi lang, maraming tao, no? Oh, alam ko, kasama niya rin jowa niya, kaya di ko makalimutan yun, eh. Kaya sa mga influencer dyan at sa mga gusto maging influencer soon, wag niyong kakalimutan kung sino. Di ba nakapunta na kayo sa Batangas? O, sabi nung nasami do. Oo, kami. Napunta na kami, shoot kami si Jomar, sa DRTV. Si Jomar po nasa kanila. And kaya dapat huwag niyo kalimutan yung mga taong sumusuporta sa inyo kasi kung wala sila dyan, wala sila, hindi wala kayo sa kinatatayan. Tamo si Kong, never niya nakalimutan yung mga kapaan niya. Diba? Napakadami nang natulungan ni Kong at ni V. Kumbaga, tingnan mo sila, ma-receive sila ng blessings ngayon. Kasi ganyan yung nangyayari kapag influencer ka, tapos hindi mo nakakalimutan yung mga sumusuporta sa'yo. Hindi lang si Kong, buong Team Payaman, sila yun, lahat sila Juni, lang grabe yung suporta na binibigay sa kanila ng mga tao. Kasi ganun sila magmahal sa mga fans, sa mga subscribers at followers at mga viewers nila. Ayun, yung ibang mga influencer, di nila ginagawa yan. Importante lang sa kanila, sikat sila. Maraming nanonood sa kanila, di nila napapansin yan. Mas nagmamatter sa kanila yung fame. Eh, hindi ka naman magiging fame kundi naman dahil sa mga tao na sa mga tao yung mga taong sumusuporta sa'yo simula nung wala ka pa hanggang sa nagkaroon ka na. Diba, hindi ka iniwan yan. Ayun lang, ayun yung mga ano, ayan, diba, role model talaga sila. Si Jomar, isa para sa akin, isa rin sa mga role model yan. Si Jomar, sino pa ba mga kilala ko mga pwede maging role model? Marami kasi, parang too many to mention, pero sila yung mga talagang nakikita kong the best. Yung mga nagtatanong po sa Team Diyosa, wala pa kaming update kung anong meron, kung anong gagawin nilang video. Ano. Pero pareha silang ano kasi, busy. Yeah. Tsaka, ano, nakakatuwa lang kasi ngayon, dati nung panahon namin, walang mga team. Tayo lang, no, Team Horror lang. Tapos dumating yung Bruce ko.
pumasok yung Brusco Brothers hanggang sa nagkaroon na ng Hash 5. Dati kasi, ang kilala ko lang na mga team noon, kami, Team Horror, tas nung wala pa yun sila, Brusco. Guru yung Atty. Vines yung sa Bisaya. Atty. Vines. Oo, yung tatlo, yung tatlo. Yung tatlo yan. Medyo sa ewan ko lang kung kilala niyo po yun. Grupo, eh. Yun, Atty. Vines, yung mga yan, mga grupo. Tapos yung, basta yun, tas pumasok na yung Brusco Brothers, which is yan, na-meet namin sila in person, mga okay naman sila, mga babait. Mabait naman sila. Halos lahat sila kilala rin namin. Hanggang sa nagkaroon na ng iba't ibang mga team. Na which is talagang nakakatuwa kasi minsan nagme-message sila sa amin na isa daw kami sa inspirasyon nila. Kaya daw nabuo yung team nila. Sobrang nakakatuwa. Alam mo yung isang simpleng bagay na nagawa nyo, nakabuo kayo ng pangarap. Nakabuo kayo ng pangarap ng ibang tao. Na naging part kayo nun. Ganun. Kaya nakaka-proud. Nakaka-proud as in. Kaya, diba, kung nasan man sila ngayon, kung yung mga team na yun na sumikat na yung iba, nakaka-proud. Nakaka-proud lang. Ayun. Eminem! Ang pabaganda pag-usapan dito, Joms. Para na tayong, feeling ko kasi sobrang tanda na natin kung makapagbigay tayo ng payo eh. Hindi kasi para na tayong mga matatanda dahil tagal na natin gumagawa ng content. 2015 pa tayo. Hindi naman tayo yung mga, ano kasi wala pang YouTube, gumagawa na tayo. Ay, may YouTube na nun pero hindi pa uso ganun, katrend yung mga vlog. Gumagawa na tayo ng content. Anong tao sa bahay? Sigurado ka? Baka may bata dyan? Wala. May bata pa rin. Iluluto ko yan ang kape dito. Doon tayo sa bahay namin. Uy, hindi ko makakita. Mamaya ka magpakita sa live ko, ano? Jem, bawal kasi bata dito eh. Okay, kukunik na tayo sa wifi. Yes, may wifi na kami. At yung wifi namin ay... $1,000. Lag ba? Ay, okay na. Hana Enriquez. Ay, hindi, dito mo naman tayo. Mamaya tayo magbibigay ng mga lesson learned. O, yung mga binanggit namin kanina, ano lang yun, ha? Base lang sa karanasan yun. Yun kasi best teacher, eh, karanasan. Ano na tayo, mag question and answer na tayo dito sa mga nanonood. Kung sa ganon, ano mo nga yung taas? Yung okay lang, nakita na naman nila yun. Baka sabihin, ano yun? Ang sarap ng ulam nila, sinigang sa miso. Pwede ba kumain dito? Di pa sa nagtatanghalian eh. Ano na kumuha doon? Wait lang. Oy, salamat. Sino to? Body. Exclusive dahil si Pengi Kuya John's favorite ko yan. Sarap. Ginalaot ako nakating ng Pengi. Mas masarap kayo. Kating anak na. Tapos nito, ligo na tayo. Hindi ko na ako. Hindi ko na ba? Gagi, nung oras ako nakatulog. Nalabang ko tayo. Uminom kasi ako ng coffee ko block eh. Sa pagka, siyempre, hindi naman kami lagi nagbibigo. Ganito ah, ang setup kasi, pagkatapos na yung kwarto ni Jomar, papakabit na siya ng wifi. Wala kasing ano dito eh. Wala pa mag nag-i-install eh. Converge para mabilis. Gusto kitang isign ng Converge. Hindi, joke lang. Ginagawa naman nila yung best nila. Yes, ano po ang pinag-aaralan mo para po maging director ka?
Experience. Karanasan ko nga, experience. Nanonood kami ng mga speech ng mga director na sikat like ni Joyce Bernal, ni Philip Salvador, Darrell Yap, mga interview sa kanila, tapos nanonood din kami sa YouTube kung paano ginagawa yung mga angulo. Just experience na din, tapos yung mga kilalang director din na nagbibigay ng advice sa amin, ganun. Totally wala naman kami talagang winnership pinag-aralan, pero marami kami mga nakasama na nagbigay ng advice. Gaya nung, si yung nakapanood ng Noche Buena, si Vic Romano, yung tatay, yung gumanap doon. Sobrang veterano na nun pagdating sa actingan, tapos marunong din siya mag-direct, tapos naging scriptwriter na din siya dati sa mga production, tapos assistant director. Nag-AD na rin siya. So yun, binigyan niya kami ng mga advice kung paano matututang mga ganyan, scripting, ganito, mga, kumbaga, nagbahagi siya ng mga knowledge na yun yan. Come on. Kami ni Jomar nag-isip na ng kwento na yun. Naala ko pa yun. Nag-inom pa kami nun. Hanggang sa nabuo namin yung story, ha? Ako na lang arbor yung mga damit. Kare. Sa Facebook, ha? Uy, adyo ka sa Facebook, ha? Carl Justin sa Monteginto. Tapos din sa group chat na may kay Tari. Doon kasi yung mga labas sa buhay na ipopost. Parang ang taba ko pa nga doon sa ano eh. Noche Buena. Ang gabi sa inyo, ha? Message na lang kayo pagka hindi ma-accept kasi hindi lahat pumapasok yung ano, friend request din. Eh. Alam mo naman kasi famous eh, no? Hindi ma-accept. Malaki ng rep niyo, Tim? Malaki pa sa ano? Oo, malaki din nga yung bill eh. Oo daw, mataba ka pa doon sa Noche Buena. Eh kasi po siya po yung umubos sa Noche Buena noon. Yung handa sa Noche Buena. Alaysa de la Cruz. Sige, basahin ko mamaya. Meaning ng tattoo ko. Maraming meaning to eh. Yung mga meaning na ito, mga ano na to. Ito, mot. Ibig sabihin na ito, parang magpatuloy ka lang para mas maging better ka pa. Kung eh, ngayon, tas idol mo pa si Mot. Idol ko pa si Mot. Hip-hop. Coincidence. Tapos, ito, Mandaya. Alam ko, ano to, can conquer everything, eh. Ito. Ito. God, family. Tapos sa loob na ito, tenga, tuga. Tuga. Tugang basa. Tareng. Sorry sa mga kumakain. Lo. Gago, Kuya Sums, pabiling yelo. Ay, na ba't alam na ito? Titinda ko lang ako ng yelo. Nag-message na po ako sa FB niyo, Kuya Justin. Ah, sige. Tignan natin. Ah, Enrique. Sige. Stop kita man. Punta tayo kila Jomar mamaya. Gagawa kami content. Ay, gagi. Ito pala pinakagusto ko sabihin kanina. Watch out, Kuya Justin. Sino to? Nag-chat sa Facebook. Ah, nasa Bigo rin namin. Nanonood ka rin. Salamat, ha. Pangalan mo ba? Hindi mo na naman mapindot yan. Ayun, napipindot na. Derica Bersamin. Derica Bersamin, shout out sa'yo. Binabati kita. Excited na po ako sa vlog niyo po. Gagi yung pala, Jom. May Rojas. Mamaya pa lang kami gagawa ng vlog na ano na na medyo ganado yung utak namin. Kasi yung house tour ni Jomar na 80%. Walang tulog. Sobrang sabaw, walang tulog. Ganun talaga oras ng tulog namin lagi pagkasama si Jomar. Kasi si Jomar, siya yung tipo ng taong hindi niya kaya mag-isa. Hindi niya kaya mag-isa na hindi negatibo yung ano yung dahilan. Hindi niya kaya mag-isa ng walang... Kasi pagkasama kami ni Jomar, tumatawa siya, ML siya. Lalo si Elben pagkasama niya. O, lalo si Elben. Tawa ng tawa yung si Jomar. Kasi si Elvin kasi ang cute. Magalaw pa lang. Ang cute kasi yung pagtripan ni Elvin eh. Lalo sa bago namin upload, may kita niyo paano na pagtripan si Elvin. Ay, may upload kami mamaya. Panoorin niyo, please naman. No. Sige na, mga 100 viewers lang, masaya na kami. Kaya mas masaya, syempre, sobra pagka nag 100,000 kami. Sarap na sa pakiramdam nun eh kasi di wala pa lang kami. 100,000 na naniniwala sa atin at nanonood. Ano? Ayos talaga eh. Ayos pala talaga eh. May what if part 2 pero... Mag-message nyo nga si Madam Glenda, yung CEO ng Brilliant Skin. Kung may time lang naman kayo, sabihin nyo, Madam Glenda, baka naman, what if part 2?
Ay, hindi. Ang sabi pala ni Madam Glenda. Ay, hindi. Team Horror yun eh. Ay, ano ba yung what if? Ay, inarbor yata ni... Front row, di ba yung what if? Kay Madam Glenda na yun. Pero ngayon kasi, niluluto pa lang. Baga, di pa natin alam kung kailan yung final decision ni Madam Glenda. Pero kung hindi man matutupad, pwede ka natin tayo na iba. Para nakikita ka. Ayaw mo ba? Okay. Ay, kaya pala hindi ka makalapit. May ano pala dyan, may pagitan pala. Ayun o. Parang bus kasi yung ano mo eh. And happens. Kalahati. Picture nyo nga kami. Picture tayo. Kapicture tayo. Picture tayo. Picture nyo kami. Picture na kami. 1, 2, 3. Lagang dangos ko man. Masin kami kahit dali ngayon na my day ko lang. Excited na po kami gumawa ng short film. Nakasama si Jomar. Nailang i-upload sa YouTube. Lagi push ko lang si Jomar sana. Yung Lucia ba ko. Kasi ang haba kasi nun eh. Sobrang busy ni Jomar. Gusto ko talaga maganap. GT. Sa lahat ng mga fans ng Team Horror, let's go. Rakraka na tayo dyan. Let's go. Kung sino mo pupunta ng mga GT, good luck. Ay na magtawa na tayo sabay-sabay. Kasi marami tayong pwede gawin doon. Mga pag-games. Sa get, dance battle, sino mo magagaling sa mayroon dyan, paglalaban-labanin namin. Sa get together, para mabati ko lahat, lahat ng tatawag sa akin, iirapan ko lang. Yun yung pambati ko, para ano, lahat mabati. Nyari. Kuya Tin. Kuya. Justine. Ay, utaray mo naman talaga. Ayos pali. Kailangan para pansinig ka, sasabihin mo, ayos pali. Nyari, ayun. Kay Justine. Ay, ayos pali. Ay, ayos pali. Parang nanghina ako, bes. Parang nanghina ako bigla. Parang bigla ako nagutom. Kumain ka na nga. Ako na nga muna. Wait lang. Wait lang. Wait lang ha. Kain lang ako ha. Okay, kumain ba kayo? Okay muna kayo sa inyo. Ayos pali. Ako muna ha. Kasi si Justin, gagawa kami content. So, ayan, ang lupit ng buhok mo. Ngayon palang kakain niya. No? Kumain na ako nung kinuha niya yung live. Nakakatawa itong vlog ngayon, vlog namin. Si Justin yung ano, hinayaan ko siya mag-intro, lahat siya mag-isa, total, para naman sa mga tao, ayaw ko makita dun sa content. And binigay ko na kay Justin, siya rin nag-intro lahat, nag-initiate, nag-vlog takeover, lahat. Tawa mo yung tawa ni Jomar. Naninibago si Justin kasi wala siyang kapalitan ng linya. Kaibigan niyo po ba si Shay? Hindi po, pero idol ko po siya. Shay? Si Christopher John ng Kiko. Pero ano? Bigyan kita juice na Malbo. Ay, ayoko nun. Kuya Soms, human lie detector test part 2. Sino naman? Nangyano namin? Ano nga ulit kami? Di magkakabunyaga na naman. Sa Team Horror, mag-upload kami mamaya. Kundi mamaya bukas. Kasi tapos magaling mag-upload video. Patapos na. Ipunta natin mamaya. Bitin kasi yung tanong. Ay, sinad na ni Freddy Ann yung picture. Salamat. Shoutout kay Freddy Ann. Isa yun sa mga masugid na taga-panood at taga-suporta ng Team Horror at ng Diyosa. At taga-inis din. Laging inaasar si Justin. Kaya sa mga iinis din. Kailan next vlog ng Team Diyosa na magkasama? Hindi pa po natin sure kung kailan, pero hintay tayo ng update nila. Palit buhay daw Justin tsaka Jomari. Ayoko, nangangagat aso niyan eh. Ayaw daw, nangangagat daw yung aso namin. Titira ka kasama mo si Mama, tapos dito ako titira, kasama ko sila JR. Laksus lang malakas. Okay lang, ang dahil mo sa sarap na pagkain dito. Sa amin, good luck! Kaya nga ako kumayat kasi walang makain dun eh. Tagainis. Taga-inis yan si Fred dyan. Okay, kaya palit-formahan. Palit-formahan daw tayo. Hindi ko asa sa akin mga damit niya. Mas mataba ako sa kanya. Hindi, wala rin. Fred, doon naman tayo ng mga formahan eh. Oo, oh, parehas lang kami ng suotan ito ni Tintin eh. Gaga. Sana po yung Switch Life, sabi ni Dade. Sana matupad niya. Diyar tabi tayo, boy. Ay, diyar tabi tayo, boy. Kumain. Sito kayo.
Sabi nila best tandem daw. Ang dami mo naman kumain, friend, pero hindi ko naman tumataba. Nakaingit sana lahat. Kasi bilis ka tumaba eh. Yun ang hindi ko pa nararanasan, tumaba eh. Pero ewan ko. Oh guys, kung kain kayo. Kain kayo dyan sa mga gusto kumain dyan. Sabihin nyo na si Justin kain. Kumain. Isda. Ah, ayan o. Oh, sarap o. Oh. Makita mo yung taba ng isda. Dali, parang matakam sila. Dali, dali. Sino kumakain ng taba ng isda dyan? Eh, no? Uy, ang kapal! Ang sakal! Ang kapal ng taba. Di ba kayo naglaalaway? Kaingit. Sabi ni Ken, kaingit daw. Yung shirt namin, mag-alala, bibenta namin yan soon. Bagong mga design, mas magaganda pa dito. Laway na laway. Ang kulit ng mukha mo din kanina, natawa ako. Sarap lagi. Parang nanggigigil sa sarap. Hindi kayo taray, penge. Sino pwede kontakin? Order ako ng t-shirt. Ang available na lang is itong gray na suot ko, medium, tsaka large na lang ang available. Yung iba wala na. Yung white na suot ni Tin at yung black. Dali na, message ko na lang doon sa page ng Dalubhasa or message ko sa amin. Para ma-guide ko namin. May napangiti. May napangiti. May nag-message. At matatako na, baka ma-fall. Yung sabaw, baka ma-fall. Sa lapag. Sa lapag, baka ma-fall. Sana all talaga. Ayos pala eh. Ayos pala eh. Sana oil kumakain. Mga Lodi. Hi, puwersa, Dave. Sana puwersa, hello. Si Julia ata. No, Papa. No, Papa. Hindi po si Julia. Nililinaw po namin, hindi po si Julia. At bata pa po yun. At marami pa pong pangarap sa buhay yun. So, marami pa siyang makikinay. Para naman akong tagawasak ng pangarap sa ano. Ay, hindi pa, friend. Hindi na, hindi na. Charing lang. Yung tingin niya. Putang ina mo. De, message na kasi yung ano, yung trabaho na inaantay namin. Yes, may trabaho. Taga-Italy. Mahilig sa Italiana. Kami kasi ni Justin, meron kami mga private stuff niyan. Hindi kami mahilig, ano. Yung ano, yung kapwa, ano din, social media influencer din. Ba't sinasabi? Magtrabaho ang sinasabi ko. Weh! Mabululan ka man dyan sa kinakain mo. Oh! Oh! Tubig! Tubig! Jeff! Tubig! Ayun! Ako niya kukuha ah! Yung sabi ni Maris, wala naman po. Magkaibigan lang po talaga kami ngayon. Oo, talaga siguro. Nagkagustuhan kami pero hindi kami ah. Friendzone po tayo mga kapatid. Sasabihin ko po sa inyo. Friend zone po tayo mga kaibigan. So alam niyo na. Hindi po tayo hindi po tayo worth it mga kaibigan. Friend zone po tayo. Kaya ayan, ayaw na ayaw na po ako ni Justin magmahal kaya lagi po niya ako pinagalit na galit diyan pag nalalaman niya may kausap akong iba. Ayaw, wag na yan. Yun po. Sa mga nagtatanong ay inamin ko na friend zone po tayo mga kaibigan. Ganun talaga tanggapin natin ang pagkatalo. Siyempre, hindi talaga minsan talaga may mga hindi tayo magugustuhan. Kaya, yes, so, kasi lagi nila nilalagay, Maris, kailan daw yung Maris? Wala na. Siyempre, di ba? Parang awkward naman nun kung, di ba? Mag-vlog kami, tas ganun. Ang awkward nun. Gaya na sabi ko, sobrang high-tech na ngayon. Ramdam ng tao kung totoo o peke yung emosyon na napapanood nila. Hmm. Diba? Paano kung gumawa kami ng vlog tapos gano'n naman pala yung nangyari, edi ano, maniniwala kayo na gano'n. Edi, huwag na lang. Edi, mas maganda yun. Okay naman, pro goods naman kami ni Maris. Pwede rin kami mag-collab. Pero yung jawa-jawa, ano na, wala na yun. Grabe. Friendzone. Hashtag friendzone. Lagay niyo pa. Hashtag kaibigan lang talaga yung touring sa ni Maris. Wala natin magagawa. Baka may iba siyang gusto. Respetuhin na lang natin yan. Oh, di ba? Okay lang yan kayo Samsung dito. Wala kami mga supporters na mahal ka namin. Yan, ganyan yung mga nakakapagpalakas ng loob. Isipin nyo, never akong nagdrama sa FB. Tukol sa mga friendzone. Hindi ako kasi hindi ko yung galit. Sige.
Hindi ko yun ugali. Kumaga, mas magandang tahimik na lang. Siguro, balang araw, baka may sumalo rin sa akin sa mga. Salamat sa message niyo kay boss at sa post niyo. O naman, walang problema niyo. Yun ang talagang kaibigan. Gusto ko siya ipagtanggol sa lahat ng mga nababasya kanya. Ha! Si Tumsi, makasuluhin ka gagawin. Di po natin masasabi guys, matuto na po tayo matakot. Madala na po tayo. Mag-ingat lang. Mag-ingat. Dati si Aire, mabait naman na tao yun. Umaga kayo magkaibigan naman kami. Masaya naman ako pag magkakasama kami ganun sa vlog. Meron kaming i-upload na vlog sa channel ni Aireen Tusi. Subscribe kayo sa kanya. Aireen Tusi. A-I-E-I-R-E-E-N. Tapos Tusi ang pinili niya. T-U-S-I. Yun, mag-upload kami baka Friday. Mag-upload namin ang first ever ano namin. Collab namin dalawa kasama yung best friend niya si Alex. Tapos kasama ko yung may-ari ng bahay na pinag-shoto namin sa Aireen. So yun, at bagong-bago yung content namin. Ang lupit talaga mag-isip nun. Try not to laugh challenge. So yun. Bagong-bago talaga. Yung lalagyan ng pulburon sa bibig. Tapos pag bago talaga yun. Pero hirap ako doon kasi mabilis ako matawa lalo pag mga meme na video. So talagang nakatawa. At makakita kayo ng mga banatang kakaiba. baka naman ano, hirap kang hindi matawa. Ay, hindi. Hindi natatawa talaga ako. Ano yung parang full support? Kailangan matawa ako kasi vlog ni Aireen ko. Hindi. Kasi masaya ka sa kanya. Kasi pag masaya ka sa isang bagay, madali na lang sa yung tumawi. Hindi kasi ng mga panahon, alam mo na, ano tayo. Si Aireen yung mga kausap ko. Ano ba yan? Kumakain ako dito, ganyan yung sinasabi mo. Anong kulay? Yun. Subscribe si Aireen guys kasi... Siya lang inakausap ko eh. Joke lang ano. Inamin. Hindi siya, ano, i-subscribe nyo kasi syempre, di ba, support. Lalo't kapit-bahay ko pa yan. Halos ano lang kami ka, same lang. Tusi lang malakas. Di ako naniniwalang vlog lang. Vlog lang. Oh, syempre, huwag ko tayo gumadali. Wala na ba nagpapakilig sa inyo ngayon? Panoorin niyo yung vlog namin. Baka sakaling tamaan lang kayo Si Aireen kasi pasimuno rin kasi minsan. Sa Splash, pagkatapos siya ng vlog na i-upload namin ngayon, nakuha na namin kay Ventus yung file. Nag-usap na kami ni Ventus. Tapos pag na-upload na yung Splash collab, pupunta naman kami sa tarima ng Splash para kami naman namang gulo dun. Kaya yun. Si Justin, kilala niya yung si Aireen. Kilala niya yun. Mas nauna na kang nakilala sa akin ni Tin yun eh. Kasi, TikToker. Kasi si Aireen, best friend niya ni Zaffy Babe. Ni ex niya, si Zaffy. Nanonood. Sino nakapanood ng live ni Justin dito? Ng live. Hindi ako ginest ko yun si Zaffy. Best friend ni Zaffy yun si Aireen. Uy! Kaya yun. Kaya, pinag-tingin daw ito yung pagpapit. Excuse me. Alam niyo ba, ilang beses na ako pinag-sabi ng malakas. Ito mo yung galit nito. Ang kulit eh, no? Siguro kung di sila nagiwalay, no? Lagi siguro kayo magkakasama apat. Pero kasi ganun talaga, may mga di talaga pinagtatagpo pero nila na Zappy at Tusi lang malakas ang Zappy at to silang malakas. Wala. Wala na si Zastintin eh. Si respect na lang natin. Uy, ano yun? May keychain. Saan yung pinakita? Kaya Joms, okay lang po ba si DK? Kasi nagbibigay ko si DK, hindi natin alam. Hindi po namin alam eh. Nakaraan hindi siya okay? Oo, nakaraan. Pero ngayon hindi ko alam kung okay na siya. Sa IG daw, ni Mamay ba yan? Justy. Justy lang malakas.
Best friend kasi yun ni Zaki, si Erin. May kaso, nung nag-break sila, doon naman kami nakakilala ng best friend ng ex na ko. Kasi labo, di ba? Paano yun? Paano pag best, pag kasama, paano pag ano? Magkikita kami, kasama ni Erin yung best friend niya. Notification bell para updated kayo. Sa lahat ng video ng Diyos sa ating. Ano nga maging ating?